talagang hopeless case na ito si FBP Lenny Robredo. Noong nakaraang mga araw, bumalik po si FBP Lenny doon sa Batangas para daw mamimigay ng mga relief goods at nagsandok ng lugaw ni Lenny o Lenny Lugaw para po sa mga evacuees. Handa nga po! Andito po kami ngayon sa Tuwi, Barangay Bolbok. Nagbibigay po tayo ng relief goods, nagbibigay ng mats, toiletries, mga unan. Saka dito po nagsasandok tayo ng Lenny Lugaw, the special. Saka po mga pandesal. Ayan po oh, inaalanan po ng staff namin yung pinapamigay namin. Halatang halata na ito po ay isang gimmick na naman ni FBP Lenny. Ginawa pang sirkus ang malungkot na kalagayan ng ating pong mga biktima sa pagsabog ng Bulkang Taal at ngayon ay nakatira lamang sa mga evacuation centers na hirap na hirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tingnan nyo naman, mayroon pa siyang karatula na Lenny's Lugaw. Ewan ko kung anong nasa isip ni FBP Lenny, pero halatang halata po na ginagamit niya ang kalagayan ng mga biktima ng Bulkang Taal para lamang sa kanyang political propaganda. Pag-gimmick-gimmick lang. At parang enjoy pa siya. Nagtatawa. Happy. Para bang natutuwa siya sa kalagayan ngayon ng ating mga evacuees diyan po sa lalawigan ng Batangas. Wala namang nakakatawa, di po ba, sa mga nangyayari diyan sa may Bulkang Taal at sa mga paligid ng mga bayan kung saan po nasiglikas na yung mga mamamayan nito at pumunta na sa mga evacuation centers upang sila'y may palayo sa peligro. Pero tawa ng tawa si Lenny. Yung parang nasisiraan na siya ng bait. Parang ulol na. Siguro epekto ito ng kanyang frustration na hanggang ngayon, after 3.5 years na nakaupo siya sa tanggapan ng pangalawang pangulo ng Republika, ay hinding-hindi pa rin siya matatanggap at hindi minamahal ng taong bayan. Sa palagay ko lang ha, pero mukhang nababawasan pa ang mga supporters ni Lenny. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi niya magawang umangat ang kanyang popularity rating. Actually, I am not surprised. Hindi po ako nagugulat yan. Sa umpisa pa lang kasi, napakalinaw na dinaya lang ng Liberal Party ang pagkapanalo ni Lenny laban kay Bongbong Marcos. Nag-smart magic sila upang baliktarin ang resulta ng eleksyon. At yung malaking lamang sa kanya ni Bongbong Marcos, aba, sobra 1 million votes yun. At sa loob lamang ng ilang oras ay nabura. Para bang na-erase sa blackboard. Kinabukasan during the canvassing, aba, panalo pa si Lenny by more or less 265,000 votes. Napakanipis na lamang. Parang buhok lamang ang laki, manipis na manipis. Kung sa wikang Ingles, a hairline margin of victory. Kahit na dinaya, hindi pa rin convincing. Pilit sa hinog. Kaya po, mahirap siyang tanggapin ng taong bayan bilang lehitimong vice president ng ating bansa. Siguro kung maganda lang ang mga ginagawa ni Lenny noong pag-umpisa niya na umupo bilang pangalawang pangulo na makikita ng taong bayan na sinisikap niya rin na makatulong sa ating pangulo at ating gobyerno, aba siguro mas magiging malambot siya sa paningin ng mga Pilipino. Subalit mula sa umpisa, wala nang ginawa si FBP Lenny kundi ang pagsikap na wasakin at gibain ang Duterte administration. Ang hindi mauunawaan ni Lenny
ay ito po ang pinakamabilis niyang daan patungo po sa kanyang self-destruction. Sinisira niya lang at ginigiba ang kanyang pangalan at mukha sa mata ng mga Pilipino. Nakikita rin po ng taong bayan na si Pangulong Duterte ay sinserong-sinsero sa kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. Wala siyang ibang agenda kundi ipatupad ang mga reforma na ipinangako niya noong kampanya, lalo na po ang pag-eradicate ng corruption at illegal drugs.